pero dagko. Hello, welcome to our day to travel in Singapore. And for today's destination, pupunta kami sa Merlion. Dun sa ano, malapit lang sila sa Marina Bay, Gardens by the Bay. Pero sobrang lawak at sobrang ang laki ng place. So I think sana kayanin namin para makapunta pa kami ng iba't ibang lugar dito. Like Botanic Garden. So, itutour namin kayo mamaya. Walking distance lang sa from sa tinutulugan namin up to MRT, walking distance lang, kaya dito kasi lakad-lakad-lakad, walang jeep. Ayan, gumagaling na kami dito sa pag ano, about to travel via MRT. Di tulad kahapon na parehas kami nawala ng pinsan ni Froy. Hindi kami makalabas kasi nakalimutan namin mag-add value sa ticket namin sa City Hall. So, hindi na-honor yung card. Nag-mismatch. Siya nga pala pag morning. Masyadong busy yung mga tao dito kasi mostly 9, aalis sila papuntang work. So, pag nagra-ride ka ng escalator, huwag na huwag kang magtatambay sa right side kasi daanan yun. Magagalit sila nun. So, dapat sa left side ka lang. Napaka-organized, tapos very disiplinado sila. Ganun. May mga rules sila na pina-follow. Yun yung maganda dito sa Singapore. Sobrang linis, sobrang organized. Lahat disiplinado yung mga tao. Tulad nito, nag-escalator kami, dapat nasa left kami. Kasi dumadaan sila dito sa right side. Lalo na pag nagmamadali, so dapat you must stay in the left side. Dito naman, pag papasok ka sa MRT, kailangan mo mag-stay dito sa red area kasi waiting line yun. Yun naman sa green, dyan sila lalabas. So, para hindi magka-block sa way, kailangan mo mag-stay dito sa red. And we are now off to Bayfront. So from Bugis, pa-Bayfront pa kami. Diba sabi ko sa inyo, mag-wear kayo ng comfortable flats or shoes, basta footwear na comfortable kayo sa mahabang lakaran. Dito may nag-heels talaga kahit gaano kalayo yung lalakarin. Sanay sila eh. Ako hindi ko na kaya, nakasapatos na ako kahapon, bumili pa talaga ako ng chinelas. Ang laki ng building, wala namang laman. Ayan, sobrang lawak, diba? Sa likod or sa harap niyan, Marina Bay Sands yan eh. Inahanap namin yung Merlion. Nasa harap daw niyan. Turista dito sa Expo Halls. Parang ang sarap makiturista. May event ata. Galing na kami dito kagabi, kaya hindi na masyado nakakalito. Kasi tour guide na kami nila kuya. Marina Bay Sands. Mall siya, sobrang lawak at saka luxury ha, kasi hindi ano ba yan, hindi basta-basta yung mga brands na dito. Ilan din tulad ko nga yun eh. Bongga mga brands dito. As you can see, sobrang lawak ng mall na parang aakalain mo parang walang laman, pero marami pala. Bongga yung mga brands, hindi ko alam ha, pero ilang floor ba to? Third floor lang, pero malawak. So, pupunta kami doon kasi dediretso kami sa Merlion. Mas maganda pag umaga, no? I mean, gabi pala kasi masyadong maraming lights. Andun, nakikita niyo yung banda ron. Yun yung ano, yung Merlion. Hindi lang talaga masyadong makita sa video, pero mula dito, sobrang rami na ng tao. Grabe. Yung LB. Natatawa ako dyan kagabi kasi nasa labas. Tapos, dyan kasi may tubig na. So, nasabi ko, bakit nag-iba ng mundo yung LB?
Pero maganda. Tingnan niyo naman yung ano niyo. Sobrang fashionable ng building dito. Tapos ang kakapal talaga ng mga glass nila. Sobrang ganda. Yaman ng Singapore, best. Bongga talaga itong dito na to. Ayan, gumulutang sa tubig. Makikita nyo yan. Yan, hanggang doon. Hindi ko pa makita. Ayun na to. Yun ba yun? O, yun yung Merlion. Sobrang layo ng lalakarin namin, besh. Layo pala nitong Merlion. Ay, kailangan pa namin i-cross yan. Ang haba ng tulay. Hindi ako naglalakad ng ganyan sa Davao. Umagang umaga pa lang. Nahahagard na ako. Ang init. Pero, ang layo. Ang dami. Kung iisipin mo lang, Marina Bay, Gardens by the Bay, sobrang lapit lang kung iisipin mo lang. Pero pag nandito ka na sa actual, ang lalayo pala nito. Grabe, kahit isang araw mong lakarin to, parang hindi mo malilibot. Gardens by the Bay pa lang sobrang laki na. Diba? Masakay ako ni Kurisimot. Sabi niya kanina, naka-off town pa, art science daw. Papasok pa ba kami? Na hindi naman kami mahilig sa science. Bago ko drink eh. Talaga? And welcome to Esplanade Mall! Papasok muna kami kasi medyo nakahagard na talaga. Hindi pa namin kaya dumiretso dun sa Merlion. Magpapalamig na lang. Ang scooter kayo, free. Free ba? Free ba yung scooter na yun? 15 minutes. Kapag in. Makapapasok na dito sa mall, sobrang lamig. Sarap sa feeling. Actually, may papalabas pala dun. Pwede ka pa rin palang dumiretso. Malapit na yan sa ano, sa Merlion. Yung gawas na. Huwag muna, uy. Hanap tayo ng makakain eh. In fairness na eh. Ano ba? Ah, sige. Ayan, 7-Eleven. Bumubuhay namin sa amin sa Pinas pag nagtatravel kami. Dito naman sa, ano, tawag nito, Singapore. 7-Eleven to. Hindi ako tangin sa food nila. Yan ang food nila, oh. Hindi ako sanay. Yung lasa, hindi talaga eh. Pang dito talaga eh. Pag local ka. Ganito yung mga food nila. Hindi ko gusto na kumakain. Kasi malayo yung pupuntahan. May lasa, may aftertaste. Nakakaloka. Sayang kaya mong gibackline. Ang manday MRT. Uy, na pwede diri. Niya, huwag mo gawas ka. Naano sa... Ano yung Merlion? Diba, halta? Pero at least, pag makasakay tagi ka dito, doon na lang kita sa Merlion. Dili na itong kalayo, itong backline. Grabe. Nasa harbourfront kami ngayon. Pasakay kami ng MRT papuntang Universal Studio. So, hindi naman pala mahirap talaga mag-commute dito. As long as you know how to ask them, willing naman sila mag-assist ng direction. Tapos, intindihin mo lang din yung map. Sobrang dali lang pala talaga pag ipagko-connect-connect mo lang yun. Hindi ka na mapapagod ng kakalakad. Yeah.
Nandito na kami ngayon sa Universal Studio. Ah, sa labas pa lang actually. Huwag kayo magpapakascam dun sa photo booth na yun kasi sabi nila free daw. Pag na-print naman, $20 yung isa. Gusto ko ang mahal. Ayan. Sa exit pa lang ng ano ng MRT, makikita nyo na yung photo booth na yun. Yung candling shoot na yan. Nandito lang yun sa ano Universal Studio. Papunta na kami dun sa globe. Actually, free lang dito mag-stroll ka lang. Pero pagpapasok ka sa parang ano nila, yung parang spot din nila, may entrance. Ipunta ka lang mag-upot sa panagin sa universe. Hindi nakahapit na. Welcome to Universal Studios! Welcome to Universal Studios! Yay! Mawala, makaw! Shake and fancy! Welcome to Universal Studios! Ayan! Rides na ganit. Hindi kami mahilig sa rides, kaya dito na lang kami sa labas. Ako ayaw pumasok ng Universal Studio. Bakit ayaw mo pumasok ng Universal Studio? Ayoko ng ride. Siya lang gusto kong i-ride. So, naglalakad na lang kami. Mangita na lang ni Og. Isa ba? Isa pa may naadari. Dagan Og, Malaysian food dari o. Binin ako bet tong food kaganina ng murag Indonesia or something. Indonesian food ba yun? Ayan. Pagod na ako kakakuha ng tamang angle dyan sa Universal Studio. Naganda yun! Baba sa umpat ka. Hala! Pwede magdula. Ako nga. Huwag na lang. Signature post. Dapat may signature post tayo. Sige na, bilis. Sige man. Sige na. Let's have a selfie. Ang taga. Selfie? Ang inip. Ang maganda dito pag ano. Para pa rin yung anong ikno. Parang mall pa din. Daming establishments. Pag nagutom ka, pwede ka naman kumain. Parang familiar sa akin yung Hard Rock Cafe na yan. Parang nasa Pinas din. Tama ba ako? Ano pala yung nasa baba? Gusto nyo ng pagkain Pinas na yung McDo pa rin. Hindi naman masyadong magastos. Free lang naman ko dito. Pagpapicture ka lang sa Universal Studio na around the world. Pagod na ata ako. Grabe. Kahit dito, green plants pa din. Actually, papunta na kami sa Merlion ba yun? Hindi bumubuga. Ayan, sa kakalakad namin, makarating na kami sa second station. Yun, parang may nakikita na akong eh. Ayun, yung Merlion na hindi bumubuga. Nauna kami dito. Kasi sobrang daming tao dun sa Merlion na malapit sa Marina Bay. Sobrang init, nakaka-dehydrate. Buti na lang nakita namin tong KFC. Ayan, bibili kami ng drinks.
Sana naman hindi 1 million kong drinks dito. 1 million yung KFC, kaya lumipat na naman kami dito sa laging bumubuhay sa amin sa Pinas. 250, 290, 270. Baka mas mahal, mas mura yung chocolate. Sawa ko naghahanap na ng Gatorade dito sa Singapore. Tagal makapili. Ano ba sa'yo? Bilhin mo na lang lahat. Sure kung libre. Libre ba ang beach dito? Siguro. Try natin. Yan. Napaka-organized nila magtrabaho. Naka-line talaga. Nakikita ko ang white sand. Feeling ko talaga pag nandito si Jenny, kaya namin mag-whole day dito. Libre lang eh. Wala kang babayaran. It's all free. Welcome to Palawan Beach. Ganito yung Palawan dito. Yan yung sinasabi kong tulay ni. Doon na na to. Sayang hindi ako nakakapagod ng damit. Sayang eh, no? Magagano pang beach. Sa kung paano ako sa pag-greet. Hi. Da, ino mo pang laag. Palawan Beach, Sentosa. Pinaka-famous niya siya nga tulay-tulay. And welcome to this famous bridge sa Palawan, Sentosa. Init. Pero, makabatik init dari kay. Hayag lang. So, maloka ko sa hanging bridge. Dili pwede mag-vlog dito kay murag mahulog ang imong phone. Curling out siya. Actually, bongga na kayo siya. Free lang ang Palawan Sentosa. You can have a moment like this. Bongga. Diretso ka na sa taas. Hindi ah. Asaka na mi. And papailahang beach. Kaso na ay nahilagi color sa ilahang kondre mo. Sige, tawag itong green, lumot. So, ganito ang view. Diba? Amazing ang ilahang beach kay. Yes, if you know what I mean. Wala siya gilipan. Ipangagal. Beach na na yan. So, sa kapatid may pinapang dito yung taas. Siyempre. Kuya nyo, mga kapatid! Sisiman na dito sa Singapore. Ito
perfecto sa mga baby na nadali niyo yung baby niyo, pwede kayong pumasok dyan. Hindi ko lang alam kung magkano yung entrance. 1.5 sa ano, sa Manila. I-check nyo na lang, parang nasa club yun eh. Kids and yun. Nandito kami ngayon sa Food Republic kasi hindi pa kami nanananghalian. Actually, ang ganda ng pagkain nila dito. Ang mayaman. Pero pag sa Pinas, yung mga ano ba? Basta mura lang siya, mga 200 plus lang kung sa Pinas. Meron ding mga 300 to 400 pesos. Try naman din natin. Hindi ka nag-score yan. Ayoko ng Korean food. Hindi ko nga alam kung mabubuhay ako sa Korean food na ito. Ay, ang ganda nito. Ay, ang sarap ng food. Malo na tamo yan kung dama. So, dito kami ngayon sa Food Republic. Saan ba to? Nakalimutan ako saan to. Dito kami nag-lunch. Galing kami Sentosa. Na-realize ko lang talaga. Mura lang pala dito sa, ano, sa Food Republic. Kasi kanina nag 7-Eleven kami kasi wala na kaming choice, sobrang yun, nagugutom na ako kakalakad. Mas napamahal pala kami, tapos hindi ko gusto yung food nila kasi ang baho. Hindi ko gusto yung baho. Parang kinakain ko yung amoy ng Mumbai, ganun yung feeling. Tapos yun nga, sumama yung pakaramdam ko. Pero wala akong choice, kailangan ko kumain kasi mahaba yung lakaran. Meron sa katong 1 ton sa... Asa galing nasa? Sa Chowking. 1 ton yun? Tama ko. Dumplings ang hindi ko alam. Lami ang sabaw. Lami ang food nila. Kanta. One of the best experience about traveling. Kaya makalearn ko silang culture, silang lifestyle, silang foods. Murag matangkilig ko din mo. Siyempre, naay-uban ng mga foods na hindi ko gusto. Okay, bagos akong panlasa. Pero ang uban na may hanggang. Ano lang? Yun siya. Wala talagang pili. Gusto gusto niya yung mga tinahay sa akin. Time check. Wala akong phone, igaganyan eh. So, 5:30. Tayo na pa ako, nakatayo dito. Si Froy nag-CR. Alam niyo naman mag-CR si Froy. Aabot yan ng oras. Nakakapagod ng kakatayo. Hi! Malapit na mag-8 p.m. dito sa Singapore. At nandito kami sa May Marina. Tapos, ayan, maganda dito pag gabi kasi maraming lights. Ayan. Nakikita niyo sa likod, yan yung mga flags na yan. Maganda yan sa personal. Problema mong hik. Ayan, pagod kami. Everyday. Dami nagja-jogging dito. Whole day. Sorry. Whole day kami naglalakad. Nakakapagod na. Kaya naglalakad pa rin kami. Pauwi na kami from Marina to Calang. Naglalakad lang nga kasi walang MRT malapit dito, kailangan mo talagang lakarin. So yun lang, hindi naman magastos dito sa Singapore pag marunong ka lang mag-convert. Kasi napapatipid ka talaga pag nalaman mo yung peso price niya. So yun lang, pauwi na kami. This is the end of the day 2 vlog, so see you next. Baka bukas kasi may Singapore pa kami. Bye.